Hello everyone! Sa ngayon, naka-community quarantine ho tayo. Sana ligtas po kayong lahat. Sana safe po kayo. And sa mga frontliners natin na sinasakripisyo yung mga buhay nila, kasali po kayo sa mga dasal naming lahat araw-araw na sana gabayan ho kayo ng Panginoon. It's been a while na hindi po ako nag-post dito sa channel ko. And it's because of an incident that happened to me. Ginawa ko tong video na to ngayon kasi a lot of people are asking me kung kumusta ako. Gusto kong ikwento dahil hindi ko malabas yung totoo kong nararamdaman, which is I am very positive in everything na ginagawa ko. And minsan pag nagpo-post ako, marami akong comments na nababasa. In this day and age, meron na tayong platform kung saan nakakausap natin yung mga taong gusto nating kausapin. Basta alam lang natin kung ano yung social media account nila. And tao din po kami, nasasaktan, nasisiyahan sa kung ano man po yung sinasabi ninyo tungkol sa amin. Syempre, kapag nagme-message kayo sa social media account namin, alam namin kung ano yung nararamdaman ninyo. Pero may mga bagay lang na hindi natin maiwasan. Syempre, gusto ko lang i-clarify yung ibang bagay. And gusto ko lang malinawan ang lahat sa totoong nangyari nung incident na yun. Una, sa nagsasabi na bulletproof yung sasakyan ko, hindi po bulletproof yung kotse ko. Sa line of work naman namin, hindi ho namin kailangan ang bulletproof na sasakyan. Ang gusto ko lang, kasya lahat ng gamit ko para sa taping, and nandun lahat ng mga kailangan ko. So, nagkaroon ako ng ganung sasakyan, and hindi ho siya bulletproof. Pangalawa, may nabasa ako na comment. Marami, pero isa lang talaga dun yung sobrang nabother ako na hindi ko naman ugaling sumagot sa social media. Pero nung panahon na yun, nasagot ko siya. And ang sabi niya, bakit daw nagpo-post ako sa social media ng masaya? One week pa lang daw po yung nakalipas simula nung nangyari yung incident. Lahat naman ho tayo may iba't ibang ways on how we cope up yung problema, stress, trauma. Iba-iba naman po kasi yung tao. Ako hindi ko alam kung paano ako magre-react dun sa nangyari na yon, kung tatanungin niyo lang ako. Pero naranasan ko kasi siya, and ganun ako mag-react. In a way na parang dumaan lang siya sa akin, and dumiretso ako ng taping na hindi ko inisip na ay nanggaling pala ako dun. So nung nag-debriefing kami, sinabi niya, habang nagkakwento ka, wala naman ako nakikitang trauma sa'yo. Okay naman yung pag-cope up mo, and kaya mo rin naggawang dumiretso ng taping dahil instinct mo yung dumiretso ng taping. So ganun ko daw hinandle yung situation. So hindi mo rin masasabi. So sabi niya rin, 1 month daw siya magtatago, 1 month daw siyang hindi magiging masaya. So Bakit mo itatago yung sarili mo kung hindi ka naman guilty sa mga nangyayari sa'yo sa paligid mo? Next is yung first 2 days. Sobra akong nalungkot nung napanood ko yung yun sa YouTube, yung sinabi niya.
na fake ambush daw. Sobra akong nabothered, parang nasabi ko talaga sa sarili ko, bakit? Bakit niya sinabi yun? Bakit may mga taong naniniwala sa kanya? Ang dami kong bakit nung araw na yun. Hanggang sa dumating ako sa punto na, di, okay na, huwag na natin siyang isipin. Hindi naman mahalaga kung ano yung reaction niya, kung ano yung gusto niyang palabasin. Basta ang mahalaga, wala hong nasaktan sa amin, walang casualties. Gusto ko lang tanungin, kailangan ba talaga may matamaan, may mamatay, merong masaktan para sabihin niyo na totoo yung nangyari? Dahil unang-una, hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay ng kahit na sino para lang sa publicity. Buhay yun ng mga taong nag-aalaga sa akin ng ilang taon. Ilalagay ko ba yung buhay nila sa delikado? Kung tutuusin, tuturing ko na silang pamilya, isipin mo, ipapabaril mo ba yung... Isipin mo na lang kung yung magulang mo, yung asawa mo, yung nakasakay dun sa kotse, gagawin mo ba yun? Hindi, parang... Hindi ko alam bakit sa akin nangyari yun. Hindi ko rin alam bakit may mga ganun. Pero pinagpapasalamat ko na lang talaga na walang nangyari sa amin. Walang nasaktan, walang natamaan, walang na-trauma. Sabi din nila, nagpabayad daw ako para sa publicity. Bakit? Paano kung tumuloy yung bala? Aanhin ko yung ibinayad nila sa akin para sa buhay ko. So, hindi ko alam bakit may mga tao na nag-iisip ng mga ganong bagay. Sana magpasalamat na lang tayo na walang nasaktan sa amin. Kaya din po ako ganito dahil after nung nangyari, after nung gabi na nakarating na ako sa kung saan ako nagstay nung araw na yun, biglang nag-text sa akin yung isa sa mga boss namin na nag-message daw yung dapat na para sa kanya yung bala. Na pakisabi daw sa akin na pasensya, pakisabi daw sa akin na huwag daw ako mag-alala dahil hindi daw para sa akin yung bala. Para akong nabunutan ng tinik, para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam yung nararamdaman ko dahil na ang daming tumakbo sa isip ko na paano kung tumama sa akin, hindi para sa akin. Maraming paano, maraming bakit, maraming paano kung ganito. Tapos the next day, pumunta yung lawyer ko sa akin. Sabi niya, gusto daw siyang kausapin nung tao na dapat para sa kanya yung bala para i-assure lang ako na hindi sa akin. And meron dun lumabas na dapat magpapa-interview siya pero natatakot din siya para sa buhay niya. So nakampante yung loob ko. Kapag na tinatanong ako, parang bumabalik sa akin yung nangyari eh. Kapag kinikwento ko naman, parang naaalala ko ulit. Kaya
nilayo ko muna yung phone ko, and after nun, after 1 week, bumalik na ako sa dati kong ginagawa. Binalik ko na yung usual na ako, dahil wala naman talagang nawala. Papasalamat ako sa ABS dahil binigyan nila ako ng poproteksyon sa akin. Papasalamat ako sa lahat ng mga nag-text, nag-show ng concern. Doon ko nakita yung mga totoong tao, yung mga totoong nandyan para sa'yo. And lastly, gusto ko rin ikwento tong side na to na akala ko yung milagro sa mga may sakit lang nangyayari. Sa mga may sakit, hopeless cases, yung sa mga hindi magkaanak pero nagkaanak, sa mga sakit na hindi nagagaling pero gumaling. Akala ko doon lang applicable yung miracle. Pero yung nangyari sa akin, matatawag ko siya na milagro. Milagro yung nangyari sa amin. Kasi wala akong narinig eh. Wala akong narinig na malakas na putok ng bala. Parang may bakal lang na tumama dun sa kotse ko, pero hindi ganun kalakas. Sunod-sunod daw yung baril, pero nagising ako ng mga tapos na. Parang may kumalabit sa akin na parang tapos na, gising na. Tapos yung driver ko na usually nakaganyan, nakadikit sa manubela kapag nagmamaneho, nung time na yun, ni-rest niya yung ulo niya sa upuan, kaya tumama yung bala pa ganyan. Kung ginawa niya yung usual routine niya na dumikit, idikit yung mukha niya sa manubela, siguro natatamaan na yung ulo niya. And yung PA ko na dalawang bala yung tumama sa tagiliran niya na hindi tumuloy. Kung tumuloy yun, dalawang bala sa katawan niya. Hindi ko alam kung makaka-survive pa siya. And ako, yung bala na dumaan doon sa bintana na dapat nakaupo ako, hindi kasi humiga ako sa higaan, sa likuran. So, hindi ako natamaan. So, God moves in mysterious ways. Nandyan siya sa mga panahon na hindi natin inaakala na nandyan siya. So, yung nangyaring yun, isa siyang milagro. Naprotektahan niya tayo sa araw-araw. Kaya, hindi ko na rin iniisip yung mga taong hindi naniniwala sa nangyari. Hindi ko na rin hinahayaan na mag-block sila sa saya na nararamdaman ko. So, kung mag-post man ako ng masaya, yun ay masaya ako sa nabuhay ako, andito ako, na walang tumama ni isa the policeman or kahit na ano sa akin. Yung nangyaring yun is very hard to explain. Pero pinotektahan yung buong kotse ko ng Panginoon. Mahirap paniwalaan pero totoo. Sobra pong totoo. Parang naging stronger yung faith ko, naging stronger yung pasasalamat ko, and way din to para i-share ko sa inyo na nandyan lang ang Panginoon every day, every second, every minute, buong buhay natin nakagabay ang Panginoong Diyos. So, I hope nakwento ko ng maayos yung side ko, and yun po yung totoo. I use this platform para may paliwanag ko po yung sarili ko. Sana hindi na natin mabalikan yung pangyayaring yun. And sana hanggang dito na lang yun. Salamat ho sa
pakikinig, and thank you for watching.